pag nakakakita ako ng mga K-pop, pupuno ang Filipino arena. Haya. Totoo, actually. That time, nagsagsagan ng ngiti. And gusto nila akong dalit sa Korea, kaso ang requirement, 2 to 3 years yung training. Tapos sabi pa, you will be faced, change. Yes. Kaso, 3 years mo lang uwian. At that time kasi, we promote yung ngiti. Kakalabas ko lang, kakarelease lang ng banda. I have contracts, commitments sa show sa ibang, yeah. Variety show. Okay, nag-audition. Ah, nag-audition. Talaga ikaw yung may gusto. As singer. Show, nag-invitation na may audition. For Korea, nag-audition. Ganyan. Kasi there's this trend na they will get artists from different Asian countries. Then combine together, then launch them. Hindi ka ba nanghinayang na hindi mo tinuloy? Well, nanghinayang ako actually. I have to be honest. Pero that time kasi parang sabi din naman that time ng mga advisors ko, suntok sa buhay. Hindi natin alam kasi madami kayo grupo kayo doon, parang boy band. Okay. Ikaw, solo artist. Tapos may hit ka na, may regulations ka lang. Hindi mo alam ano mangyayari sa'yo doon. Kasi nag-audition ako 300 times, nakapasok na ako. Tapos iiwan ko. Then, punta ako doon. Start to zero, ano yun, no? Back to zero ulit. Yeah, that time. Pero, pag nakakita ako ng mga K-pop, pupuno ang Filipino arena. Saya. Pero, all things work together for good. Kasi, hindi mo destiny yun eh. Baka hindi ako nag-reservice. Hindi ako nakapag-piloto. Kaya,